ng pahayag sa dyaryo ang mga water concessionaire kaugnay ng issue sa umano'y dagdag singil na pinapasa raw nito sa mga consumer. Giit ng Maynilad, sumunod lang sila sa kasunduang pinasok nito sa MWSS. Ikwento mo, Pritzy Cabial. Napasugod sa compound ang MWSS ang may 30 miyembro ng Partido Lakas ng Masa. Ibasura! Concession agreement! Ibasura! Hiling nila, ibasura ang pinasok na kasunduan ng pamahalaan at ng Maynilad at Manila Water. Ang aming panawagan sa gobyerno ay mabilis na aksyon, ibalik sa mamamayan ang kinuha sa kanilang bilyong-bilyong piso. No comment pa rin ng MWSS sa issue. Sa paliwanag ng dalawang water concessionaire na lumabas sa pahayagan, mismo ang pamahalaan daw ang gumawa, nag-review, nag-aproba at naggarantiya ng nasabing concession agreement. Isa raw itong mekanismo na nagsasaad ng kabuuang pagpepresyo ng serbisyo at ang karampatang kita na dapat maibalik sa mga concessionaire. Kabilang na raw dito ang corporate income taxes. 1996 nang maipit sa isang water crisis ang Metro Manila. Kasabay nito, nabaon sa milyong-milyong dolyar sa utang ang MWSS. Dahil dito, umapela sa mga private investors ang gobyerno. Pinasok ng Maynilad at Manila Waters ang concession agreement sa MWSS matapos dumaan sa proseso ng bidding. Higit 8 milyong Pilipino raw ang nakinabang sa public-private partnership na ito. Nagkaroon ng malinis na tubig at hindi na daw kailangan pang pumila at makiigib. Giniit din ng Maynilad na lahat ng kanilang aksyon ay alinsunod lang sa nakasaad sa concession agreement. Sa akin, dapat pagpatuloy kung ano ang nakasulat sa kontrata at tignan lang natin kung anong kailangan gawin para masatisfy natin lahat ng pangangailangan ng lahat ng sektor. Dagdag pa ng Maynilad sa pangiikayat ng mga investor at mauhusay na empleyado rin daw na pupunta ang gastos nila sa promotions. Meron talagang planong ginawa ang Maynilad na inaprubuhan naman ng regulators para magawa namin yung mga activities na yon. Lalong-lalo na in the case of Maynilad, nung pumasok kami noong 2007 dito, bank halos, hindi naman bankrupt, no? But it was in corporate rehab. Tulad ng Maynilad, iginiit ng Manila Water na naging tapat sila sa lahat ng probisyon ng kasunduan. Pangamba naman ng isang kongresista, baka magdalawang isip ang mga investor kung hindi gagalangin ang mga kontrata. Any contract should be respected, whether between the government or between two private. No investors, private investor, would help the government kung wala naman silang leeway to increase the rate in order for them to survive. Bukas ang Kongreso sa public inquiry para malinawan ang issue. Wala naman nakikitang masama ang Malacañang sa public ad ng Manila Water at Maynilad. Prerogative daw ng kumpanya na depensahan ang kanilang posisyon. Fritzy Cabial, News 5. Si TV5 Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din po ng Maynilad.